Ayaw ba mag-mate ng alaga mong ibon? Dahil sa sobrang tagal niya na sayo ay hindi pa rin siya nag-mate. Ngayong video, pag-uusapan natin yan kung bakit ayaw mag-mate ng mga alaga niyong ibon na base lamang sa aking experience dito sa aking ibunan sa iba kong mga alaga kung bakit hindi pa nag-breed yung iba at bakit sobrang tagal nila nang hindi pa nag-breed. So, kung gusto niyo malaman ang mga sagot ko dito sa aking mga experience, panoorin niyo lang itong video hanggang dulo para wala kayong malagpasan kahit isang advice ko. So, simulan na natin itong video. Tara, let's go! So hello guys, welcome back sa ating channel. So ngayong video nga pala ay pag-uusapan natin yung about sa breeding ng ating mga ibon, kung bakit ayaw nila mag-breed or ayaw nila mag-mate or ayaw nila mag-band or dahil bumili tayo ng bagong ibon na sinabing proven daw, pero bakit daw matagal? Bakit matagal mag-mate? Unang-una, bibigyan ko yung advice at tips sa kung paano ay mag-breed ng ibon at bakit hindi ganun kabilis mag-breed ang ating ibon. So, unang-una sa lahat ay dapat alam natin kung ano na ang edad ng ating mga African lovebirds. So, kapag bumili kayo kasi ng inyong mga ibon, kunwari bumili ka ng ibon, dapat itinatanong mo kung kailan sila pinanganak. So, kung ilang buwan na ba sila, kung ilang taon na ba sila. So, ayun kasi ang pinaka-importante bago tayo bumili ng ating mga ibon. So, kailangan nating alamin kung ilang buwan na sila para alam natin kung ilang buwan or ilang linggo ang ating hihintayin bago sila mag-breed. At kapag alam mo na kung ano ang edad nila, syempre, dun tayo mag-a-adjust na kung ilang buwan na lang yung hihintayin natin. Dito sa African Lovebirds ay meron tayo sinasabing maturity age kung kailan yung ating mga ibon ay magmamature at kung kailan sila magsisimula mag-breed. So, kailan ba nagsisimula ang mga African Lovebirds para mag-breed? So, meron kasing iba na kahit 7 months or 8 months or 9 months pa lang ay nagsisimula na sila mag-breed dahil depende yun sa kanilang kondisyon. May ibang ibon din na nagsisimula mag-breed sa pagtungtong nila ng isang taon or isang kalahating taon. Depende kasi yan sa maturity age ng inyong mga ibon. At depende rin yan sa mga pinapares nyo sa nila. Kung magkapantay ba sila ng edad or mas bata yung babae or mas bata yung lalaki or mas matanda yung babae, mas matanda yung lalaki. So, ganon kasi ang ating dapat inaalam muna bago natin mag-breed, bago tayo mag-breed dito sa African Lovebirds. So, ang una kong advice sa inyo dito sa ating pag-breed ng African Lovebirds ay syempre yung golden rule at yung golden advice natin dito sa pag-iibon ay dapat hindi tayo maiinip dahil ang ibon nga ay talagang nakakainip kapag gusto natin paramihin. So, kung gusto yung paramihin na ganyan mga alaga yung ibon at dahil nga naiinip tayo at hindi sila nag-breed, doon tayo nagkakaroon ng sukuan na bakit ayaw mag-breed ng ating mga African lovebirds dahil nga ay lagi tayong naiinip. At syempre, at kapag gusto nyo kasing dumami agad ang mga alaga yung ibon, dapat meron tayong panggastos talaga na dapat meron tayong mga ibon o mga pares na marami. Dahil ang isang pares natin ay hindi agad-agad yung dadami kapag binili nyo kagad sa ibang tao. At meron din mga nagsasabi na kapag ang ibon mo ay isang pares lang, talagang may inip ka kapag iniisip mo palagi na gusto mo magparami ng African lovebirds. So, hindi yan nadadaan sa isang pares. Kapag bumili ka ng isang pares tapos gusto mo kagad silang dumami, hindi po ganun yun. Maghihintay talaga tayo na mas matagal doon. Pero kapag gusto natin talagang dumami yung ating alagang ibon, kailangan magsusugal tayo dyan. Kailangan natin bumili din ng maraming pares. So, ang pinaka mabilis at pinaka madaling paraan para dumami agad ang ating African lovebirds ay bumili kagad tayo ng 5 pares. At syempre, hindi naman to sa pilitan. Kailangan kayo pa rin ang magdesisyon kung gusto nyo ba talagang magparami ng ibon na kung gusto nyo bumili ng maraming ibon agad sa unang sabak nyo sa pag-aalaga ng ibon. Pero meron namang iba na sineswerte talaga na
kahit isa lang yung pare sila pero nag-iitlog. So, mga masaswerte nga mag-ibon yun, masaswerte sila dahil nakabili sila ng magandang kondisyon ng mga African lovebirds. Meron ding iba na nakabili nga ng magandang ibon tulad ng matured na, ready to breed na, isang pares nga lang yon. Tapos yung pagdating sa kanila, nag-breed, nung nagkaroon na ng itlog, nagkakamatayan or hindi nag-perfertile dahil nga ay nasa kondisyon pa rin yan ng mga ibon. Yung mga itlog ba na ilalabas sila ay mag-perfertile ba? So, nasa kondisyon palagi yan ng ibon, kaya huwag natin sanang isipin na bakit yung ating mga alagang ibon ay nahitlog nga pero puro infertile ang kanilang mga itlog. Dahil nga pa ay wala pa sila sa tamang kondisyon. So, kailangan kondisyonin muna natin sila bago natin sila ipasok sa breeding. So, yung kondisyon na yan, kailangan natin yan pag-usapan sa susunod na video. Kaya, kung gusto yung abangan yung video na yon, ay siyempre kailangan nyo muna mag-subscribe at pindutin yung ating kampana dyan para lang kayong updated sa aming mga future uploads. Huwag kayong mag-alala kung ang mga alaga nyong ibon ay hindi pa rin nag-breed. Dahil meron din ako dito na isang pares na binili ko ng isang taon na. So, last February 14 ko yung binili na isang taon na siya sa akin ay hindi pa rin sila nakakapag-itlog. Nakikita ko sila nag-mate pero hindi sila nag-itlog. Kaya gusto kong parami ng ibon. Ayun, bumili ako na mas marami pang ibon. At ayan na nga, nagkakabreda na sila. At eto naman ay isi-share ko sa inyo kung ilang buwan na sila at kung kailan sila nag-matured at kung kailan sila nag-start mag-parami. Okay? Simulan natin dito kinamaha. So, sinamaha ay nagsimulang mag-breed noong June 2020. So, June 2020 ko sila na parami agad. So, sila ay halos nasa isang taon na at kalahati na. So, medyo matanda na sila kaya nakakapag-breed na sila. So, ayun, nakakapag 4th clutch na sila. So, yung panglimang clutch nila, hindi natin alam kung kailan magsisimula. So, maghihintay pa tayo dito ng ilang buwan bago sila mag-start ulit para mag-breed. So, ito yung ating isang taon ng ibon dito. Ayan na pumasok siya. So, ito yung ating isang taon ng ibon dito na hinihintay ko ng sobrang tagal. So, nabili ko kasi ito dati na 1,200. So, ito ay isang mob pied possible split tail fallow. Tapos yung kaninang green pied ay isang possible split tail fallow din. Pero nga dahil sa sobrang tagal nilang hindi pa nag-iitlog, humabot na sila ng isang taon sa akin. So, ang edad nila ay nasa 1 year and 10 months na siguro or 1 year and 9 months na. So, sa sobrang tagal nila, wala pa rin silang itlog. At pinupusuan pa rin natin sila na makapag-itlog na dahil matanda na sila dito sa akin. Halos magdadalawang taon na sila na yung edad nila mismo. Ayan. So, kaya huwag kayong mawala ng pag-asa dahil itong ating mga alaga nito ay hindi pa rin sila nag-breed. So, nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman nyo. And then, itong ating green opa dito at yung blue opa na nato doon sa loob ng nest box ay halos silang dalawa ang edad nila. Ay, ito ay nabili ko to dati ng June, July, August, September, August. So, nabili ko siya ng August ng 6 months pa lang. So, pares kasi to, namatay yung kapares niya dati. 6 months ko siya nabili. Tapos, nabili ko yung opa doon na blue opa ng nasa 10 months na. So, ang edad nila ngayon ay halos ito ay papasok na ng, so, kung August, September, October, November, December, January, February, March, halos 1 year and 1 month na siya. Tapos, ito din ay nasa 1 year pataas na. So, itong dalawang to ay magse-second clutch pa lang to. Ayun yung ano niya, yung puwetan niya o buntis na naman siya. So, magse-second clutch pa lang sila sa loob ng kanilang buong buhay. So, sa 1 year nila pataas ng buhay na, second clutch pa lang sila. So, ito namang ating back-to-back ng Parblu. So, ito binili ko to ng proven pair na ng third clutch. So, after a month nung nabili ko siya, ay nag-itlog kagad siya sa akin. So, isang buwan lang ang hintay ko sa kanya, tapos nagkaroon na sila ng mga itlog. So, ito yung kanilang mga inakay. So, dalawa na yung buhay, tapos tatlo pa yung susunod na mapipisa. So, ayun yung isang itlog. Ito, ayan, na medyo nalayo dahil binuksan ko nga yung kanilang nest box. So, ayan yung ating back-to-back parblu na nabili ng proven pair na. So, nabili natin sila ng proven pair na. Then,
After a month ng pagkabili natin sa kanila, ay nag-breed na kagad sila. So, ganun lang naman ang pag-anoyin natin dito, na kapag gusto natin na magparami ng ibon, kailangan natin bumili ng mga mature na ibon o kaya ng mga proven pair na, para wala na tayong hihintayin. Tapos itong ating namang back-to-back o payuwing natin, nabili ko to ng September ng 2020. So September 2020 ko sila nabili na proven na silang dalawa sa ibang pares. So may dati pa silang kapares nun, kaya ang ginawa nung nagbenta sa akin ay pinagpapares sila. So back-to-back o payuwing tong dalawa. So, itong back-to-back o payuwing natin ay nakakapag fourth clutch na to sa atin. So, yung unang clutch nila ay meron nag-visual na opa, na opa yuwing na vayo. Vayo o paline yuwing. Kaso namatay dahil splay leg, nahirapan na pakainin. Tapos yung second and third clutch nila ay bugok yung mga itlog. Tapos yung fourth clutch nila ay eto na. So, ayan, ang kanilang itlog, apat. Hinihintay pa natin kung kailan magpipisaan pa. So, ayan, fourth clutch na sila dito sa ibunan. So, ang edad nila ay halos isang taon na din pataas. Halos 1 year and 6 months na rin sila yung kanilang mga edad. So, importante talaga na tinatanong natin yung mga edad ng ating mga ibon bago natin sila bilhin, para alam natin at aware tayo kung ilang buwan pa yung hihintayin natin. Tapos itong ating split opa dito, knock. Yung split opa yuwing, tapos yung parblue natin dito. So aalamin natin, titignan natin. Excuse me. Ayan, wala pang pisa sa kanila. So mga 1 week na lang to yung hihintayin natin dito sa para magpisa yung mga itlog nila. So itong ating green yuwing split opa, tapos yung parblue ay halos nasa 10 months pa lang to, or nasa 11 months. So mas maaga silang nag-breed dahil yung ating ibon dito ay pang second clutch na nila. So yung unang clutch nila ay nagkaroon ng problema dahil nga ay nilaglag nila yung mga itlog. Second clutch nila dito ay eto na. Tatlong itlog, tatlong fertile. Sana ay walang maging problema sa kanilang breeding. So 11 months na sila at nag second clutch na sila ngayon. So eto yung second clutch nila. And then ating tignan tong ating number 5 breeder. Itong ating Alsan foster parents. Ayan ang ating Alsan foster parents. So ayan ang kanilang itlog, tatlo. Maganda rin maging breeder ang mga Alsan dahil sa sobrang laki nila, marami silang makukuhang marami silang masasakop na itlog kapag naglilimlim sila. So ayan ang ating Alsan. Nabili ko siya ng 4 clutch na. So proven na siya ng 4 times. Tapos ang edad niya ay nasa 1 year and 3 months. So ang itong ibon na to, so itong Alsan natin ay halos nasa 3 buwan pa lang sa akin. So ito na yung kanilang 5th clutch. So 5th clutch na to, binili ko siya ng proven 4 times. Tapos ito na yung pang 5 nilang itlog. And then silipin naman natin yung mga ating hinihintay na mag-breed. So ito ang ating mob opa line possible split pale follow. Tapos yung isa naman ay isang split opa split pale follow. So ito ay nasa yung mob ay halos isang taon na to pataas. Tapos yung cock natin doon na yung kulay blue ay nasa 8 months or 9 months na. Tapos ito naman ang ating white bull. Ito yung white bull natin. Tapos itong isang vayo yuwing. Ayan. So itong dalawang to ay halos mag-iisa't kalahating taon na to. So 1 year and 6 months na to. So yung mating nila dati nung mga nakaraang buwan ay hindi na buntis yung white bull natin. So hintayin ulit natin na mag-mate ulit sila. So hintay-hintay lang talaga kapag pagdating sa mga mating ng mga ibon natin. So ayun lang naman mga kabarkada ngayong video. Sana ay may natutunan kayong bago about sa pag-breed ng ating mga African Lovebirds. At sana ay isipin palagi natin na huwag tayo maiinip dahil ayan ang nakakatalo sa ating pag-iibon. So mainip, talo. Okay? Talo, inip, mga ganun. So kaya kung gusto natin dumami mga alaga nating ibon, kailangan talaga natin umasos ng malaki
or kung gusto natin ng pagtsagaan ng isang pares natin, ay talagang pagtsagaan natin yan. At huwag tayong mainit sa kanila. So, kung gusto nyong marami ng ibon, magdagdag kayo ng mga African lovers nyo, ng maraming pair. Okay na yung limang pair, dahil yung limang pair na yan, isadyaan ay mag-breed agad. Tapos kapag nag-breed na yun, may susunod na kagad dyan. So yung limang pair ay yung ating parang pinamababang pair dapat kapag gusto natin magpadami. At sa mga gusto magpagawa ng free logo, bisitahin lamang ang aming Facebook page at hanapin ang aming pin post. At mag-comment lang kayo dito sa aming pin post para malista namin kayo dito sa ating free logo. At ito ang ating mga nagawa na natin na logo na libre. So ayun na naman mga kaparkada ang iyong video. Salamat ulit sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel. Mag-ingat pong lahat and we'll see you on the next video.